morning mga ka-daddy. Dinadid ko nga pala yung bisit ko sa kanyang trabaho. Tapos, pauwi na po ako. Pauwi na po ako ngayon mga ka-daddy. Pauwi na po ako mga ka-daddy. Ngayon, magpapahinga na ulit ako. Kasama ko yung anak ko. Ito nga lang tulog na yung anak ko eh. Papakita ko mga ka-daddy yung anak ko ha. Kung gano'ng forma yung anak ko. Ayan. Tulog na anak ko mga ka-daddy. Parang natulog niya mga ka-daddy ko. Supportahan nyo naman ako sa YouTube channel ko Daddy's All Around. Kasi okay lang umabot ako ng 1,035. Wala naman download sa akin. Pasabot na lang mga ka-daddy. Kahit ano lang, isang view lang sa isang araw. Para naman na kasulit naman yung pag-vlog namin ng anak ko. Alam mo, effort yung anak ko, tulog na tulog oh. Diba? Ano may anak ko, iyan siya, papahigay ko siya. Inihiga ko na mga katabi. Ha, totoo lang mga ka-daddy, ang hirap po talagang iwanan yung anak ko. Kasi, pag iniwanan ko sa panganay ko, umiiyak. Tapos, talaga siya, makadaddy talaga siya eh. Hindi ko kayang, pag iniwanan ko siya, iiyak naman siya. Pag hindi iiyak niya, nagwawala. Mas mainam na yung ganito na kasama-kasama ko siya. Tsaka, maigat naman ako magmaliw mga ka-daddy eh. Kasi mahirap na, may kasama akong baby. Tapos, sinasama ko rin siya pag kasama naman yung panganay ko. Para pag nag-deliver ako, dito lang sila sa kotse, at kompleto ko ng alcohol, may mask, may face mask. Yun, yung ginagawa ko mga ka-daddy. Kasi kailangan eh. Hindi lang pambahay tayo mga ka-daddy. Diba, lagi mong sinasabi sa mga vlog ko, hindi lang po tayo sa bahay lang. Kailangan din nating maghanap buhay eh. Right? Eh yung mga nasasabi niya na bumababa yung tingin ng mga nag-aalaga ng daddy sa kanilang mga bahay, hindi ako naniniwala sa ganyan. At tutusin, nagsakripisyo ang mga daddy para alaga yung kanilang mga anak. Hindi naman ibig sabihin pag nag-alaga kanilang bata, bababa na yung tingin ng mga tao sa atin. Eh, mali yun mga ka-daddy. Kahit nasabi natin, biro lang yun. Kasi binasabi kasi, bumababa daw tingin ng mga daddy na nag-aalaga ng bata. Kasi, baliktad na raw yung panahon. Mami na raw yung nagtatrabaho, hindi na yung mga daddy. Pero hindi. Okay, may katuwiran din siya. Pero kailangan din natin magtrabaho mga daddy. Ako, tatanda na yung mga ka-daddy ka, hindi lang pag-aalaga alam ko. Nag-welding din ako. Pamisa-misang gumawa. Marunin ako gumawa ng aircon. Kung anong sirang aircon, marunin ako gumawa. Kaso lang, kaya hindi ko sila gano'n na namibigyan pansin dahil nag-aalaga ako ng bata. Pero kumikita rin ako ng pera mga ka-daddy. Kaya yung pride ng mga daddy, dapat yan natin. Okay, sabi natin may mga trabaho talaga yung mga daddy. Regular. Pero, mas masarap din siguro mag-alaga ng bata kung may pinagkukunan ka rin ng resources, diba? Kagaya ng magbibenta ko ng produkto, diba? Tsaka, basta-basta na lang ito mga ka-daddy. Kasi pag lumaga na yung mga anak ko, yung baby ko na yan, at kaya nang alagaan ng panganay ko, magpo-full time na ako. Yun ang gusto kong iparating sa mga sarado yung mga isip. Diba? Mga ka-daddy, may anong yung bato na pinito mga ka-daddy. Kaya na sinasabi ko eh, dapat tayo mga, kaya tayo mga ano mga ka-daddy,
100 natin alagaan yung mga anak natin. Eh, no, may na-accident yung bata, oh. One, para kay Garo ng anak ko. Ngayon ako. Yan. Kaya mga ka-daddy, huwag yung ikahiya kapag nag-aalaga kayo ng bata. Kapag malaki nyo sa buong mundo, bakit nyo inaalagaan yung mga anak nyo? Kasi may dahilan eh. Diba? May dahilan kayo kung bakit nyo inaalagaan yung mga anak nyo. Ha? Ha? Kaya mga iba dyan na sinasabi, mapapatingin nila sa amin, mga daddy na nasa bahay lang, eh, tatayo ko yung bandila ng mga kadaddy na inaalagaan yung mga anak nila. Salamat po. Saka kailangan respeto hindi natin mga kapwa-tao natin. Tayo, bago tayo magsalita ng mga bagay na sa kapwa natin, pag-isipan mo natin ng 100%. Hindi yung dadakali natin sa libro na ang mga daddy na ngayon, na pagkaya ko, magkaya ko kayo naman. Mali yun. Para sa akin, ang mga daddy na inaalaga ng mga bata, malaki respeto ko sa nila. Kaya ng pagsaludo ko sa mga OFW, kaya ng paghanga ko sa mga OFW. Yan. Yan ang gusto ko iparating sa mga taong medyo hindi open-minded. Mahirap ang alaga ng bata. Kaya ako, nahihirapan ako pero masaya ako sa ginagawa ko kung alam ko lumalaki ang mga anak ko na maayos. Patama. Wala problema. Mga kadalid. Dito na ako sa eskilita mga kadalid, ha? Kaya paalala ko lang sa mga taong makikita ng mga utak na kapag inaalagaan nila yung mga anak nila, iisipin nila, Andes Bisaya, mababatingin sa atin, mali yun mga kadalid. Ha? Maging proud tayo sa ginagawa natin. Yun mo, nag-aalaga ka na ng bata, kumikita ka pa ng pera. Diba? Yun. Ayun ang tunay na daddies all around. Pero humahanga din ako sa mga daddies all around na full-time din nagtatrabaho sa kanilang trabaho, sa mga work nila. Yun, humahanga din ako sa kanila. Kahit hindi nila gaano mabigyan ng oras yung mga anak nila, pero binibigyan nila ng financial support, tutulungan nila yung mga asawa. Kanya-kanya kasi pag-aalaga yung mga kadadit eh. Hindi naman lahat ng mga dadit ganun eh. Eh, ito pinili kong ano eh. Karir eh. Pero, pagtamatalala. Kasi may pangarap pa rin ako sa sarili ko eh. May pangarap din ako sa mga anak ko. Diba? Hindi lang puro pagmamahal. Kailangan may kasama din na full-time na financial support talaga. Paano mga kadadit? Hanggang dito na mga kadadit oh. Tignan mo yung anak ko mga kadadit oh. Sarap ng tulog. Yan, katatapos ko ng paliguan kanina yan mga kadadi. Okay, salamat po mga kadadi. Tsaka, ano, don't forget to watch, to subscribe naman my channel ko. Tsaka yung buhay moto para all kayo lagi mapapanood. Ano, kahit medyo haggard na po ako na, kahit medyo haggard na ako, eh kailangan pa rin eh. Ano, maraming salamat ha. Okay.